Kung 33 years old ka na at wala ka pa rin pera o wala ka pa rin savings, i-check mo kasi baka yung ginagawa mo, mali. Kasi malamang yung ginagawa mo ngayon na wala kang pera, malamang 2 years ago, matagal mo nang ginagawa yan. At sigurado ako, ipagpatuloy mo yung ginagawa mo ngayon. After 2 years, sigurado ako wala ka pa rin pera kasi para mabago ang buhay, dapat may gagawin kang bago. If you always do what you have always done, you will always get what you've always got. Sabi nga sa English, dapat may gagawin kang bago. Ang daming opportunity sa labas, ang daming pwedeng pagkakitaan para magkameron ng dagdag savings o dagdag kita. Oo, dapat may gagawin kang bago. Oo, bago. Yung ex mo may ipinalit ng bago. Kaya mag-move on ka na at magbago na. Ay, sasti naman ang panamagaling. Nasa Pilipinas ka pala. May binalikan ka ba? Iisip ko lang, sana lahat binabalikan, no? Sigil ka nga. Hindi na tayo teenager kung makahugot ka. Ito hindi ka pa rin nagbabago. Sure mo, parang hindi lumipas yung taon. Buti na alagaan mo. Pinag-aalaga na ba sa'yo? Sana all. Mukhang baby face. Ako kasi mukhang ano, mukhang baby mo. Real talk, hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan mong lumaban. Hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan mong pilitin na piliing mag-stay sa isang relasyon na alam mo namang tapos na. Dahil may mga bagay na kahit pilitin mong ayusin pa, hindi na maayos pa. Huwag kang tanga, ni hindi mo na nga alam kung paano maging masaya. Ganun talaga, may mga taong itinadhana pero nakipagtagpo sa iba. Kaya hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan mong manatili sa taong hindi ikaw ang pinili. At kung mag-i-stay ka, masasaktan ka. Kaya minsan, mas mabuti nang bumitaw ka, lalo na kapag masakit na. Ilan taong ka na ba? 22 and fresh. Ah. Asan ang mama mo? Wala akong kinagis ng mga magulang. Tatay? Wala din. Wala lahat? Wala lahat. Saan ka pinanganak? Sa ano, dun, pinanganak ako malas mama ko. Oh, pero ma, binigay ako ng mama ko ng baby. Ano pinanganak mo dyan? Kuan, baka, katul kayo. Anong katul? Bakit? Sa damit? Sa damit kay, kuan, iwas mosquito, pero bakit nakakate ako? Saan magaling yan? Ay, dyan lang sa ano, sa kuan ba, sa mga ukay-ukay. 40 lang, pero tigam mo, ang ganda ko. Binili mo sa ukay-ukay? Opo. Saan galing yung pera mo? Buti may pera ka. Kuan, so pag-rakit, ay pag-ano na ko ba, mga extra-extra. Extra po ko sa TV. Extra ko sa... Alam mo, hindi naman mahirap maiwan eh. Masakit. Masakit na kada paggising mo sa umaga, wala na yung good morning niya. Na anong ginagawa mo, kumain ka na ba? Masakit na kada magri-ring yung cellphone mo, hinihiling mo na sana yung tumatawag ay siya. Masakit na makita mo siyang online sa gabi, pero hindi na para sa'yo. Masakit kasi nakikita mo siyang masaya, pero hindi ikaw ang kapiling niya. At alam mo kung bakit masakit? Kasi mahal mo pa siya, pero hindi. Buti pa yung mga kaibigan ko, di pamilya na. May mga asawa na, may mga anak na. Ako, eto, naghihintay. Sandali lang. Yata. Ang dami mong sinabi. Nakukulilin na ang tenga ko sa'yo. Para matapos ang problema natin, pakasal tayo. Ha? Pakasal tayo. Pakasal? Okay, tama na. Tatakot ka, no? Eh, hindi parang napipilitan ka eh. Bakit parang labas sa ilong? Ano lumalabas sa ilong? Ang sabihin mo, natatakot ka. Eh, bakit ka ba sumisigaw? Ba't mo ako sinisigawan? Sabihin mo nang maayos. Hindi kita sinisigawan. Shout out sa mga Ilocano dyan. Flex ko lang yung chinelas kong Barbaro. Barbarutan. Hoy ex, hindi kita pinalaya
dahil dun ka masaya. Pinalaya kita para maging masaya ako. Real talk, huwag mong i-please yung isang tao. Bakit mo ginagawang reputasyon ng paglimos ng atensyon? Kung hindi kanya na mahal, hindi kanya na mahal. Kung may iba na siya, may iba na siya. At tandaan mong hindi pinipilit ang damdamin ng isang tao. Kung hindi ka na gusto, hindi ka na gusto. Kaya kahit masakit, tanggapin mo na. Kalimutan mo na siya. At hayaan mo na siya kung saan siya masaya. Sabi nga ng bandang Lapis, titiisin ko lahat basta para sa'yo kung saan ka masaya. Bago mo bigyan ng regalo, jowa mo, alamin mo muna kung may iba pa siya. Malay mo, dalawa kayo, hindi ang baga na lang kayo. Real talk, alam mo ba kung gaano kahirap mamilit na piliin ka ng isang taong hindi naman ikaw ang gusto? Parang sinasaktan mo lang ang sarili mo. Alam mo ba kung gaano kahirap ipagsiksigan yung sarili mo sa taong walang pang-alinlangan na ikay biglang iwan? Kaya wag mo nang ipilit yung sayo. Kung hindi para sayo, hindi para sayo. Hintayin mo lang yung taong kahit hindi mo pilitin, ikaw pa din ang pipiliin. Oh, online siya. Nag-aantay ka na naman. Umaasa ka na naman. Simpleng pag-reply nga, hindi magawa. Ang mahalin ka pa kaya? Mabait na ako sa'yo. Walong taon tayong nagsama kung naging battered wife ka sa akin. Hindi ka magtatagal ng walong taon sa akin. Lahat ng gusto mo, binigay ko. Nagpakahirap ako. Nagtrabaho ako sa bukid, pagiging bag-announcer ko sa basketball. Lahat ng sahod ko, binibigay ko sa'yo. Nag-abroad ka. Hindi mo kinaya, hindi ka makauwi. Anong ginawa ko? Binenta ko ang motor ko para mabayaran mga utang mo. Pag-uwi mo, sinong sumundo sa'yo? Lalaki mo. Ilang buwan makalipas, nalaman ko buntis ka. Hindi kita sinaktan, umamin ka sa akin. Na ang pinagbubuntis mo ay kay Dennis sa tropa ko. Pero hindi kita sinaktan, kaya huwag mo sabihin button wipe ka sa akin. Ako nga, nagtatrabaho 24 oras, nagugwardya ako. Pagdating ko sa bahay, diretso ako ng bukid. Ni pagkain, tubig na malamig, di mo man ako bibigyan. Tapos sasabihin mo, button wipe ka. Real talk, tang ina, huwag kang mahihiya kung mahirap ka. Dahil mas nakakahiyang maging mayaman sa paningin ng iba dahil nagpanggap ka. Imbis na ikay magpanggap, ba't hindi ka na lang magsumikap para maabot mo yung gusto mong pangarap? At huwag na huwag kang titigil hanggat hindi mo nakukuha yon. At habang on the process ka, ito ang sikreto ng buhay para maging masaya ka. Ipagmalaki mo kung anong meron ka. Huwag na huwag kang maiinggit sa iba. Makontento ka kung anong meron ka para maging masaya ka. Paano? Paano kung masakit na, itutuloy mo pa ba yung isang laban na alam mo namang talo ka? Paano? Paano mo muling sisimulan yung kayong dalawa kung alam mo namang tapos na? Pero sige, mas pipiliin kong masaktan para lang maging masaya ka sa piling ng iba. Pero kada punas mo sa labi niya, ikatumbas ng luha sa aking mga mata, pinatikim mo ako ng matamis na kasinungalingan. Kaya bigla akong naduwal sa mapait na katotohanang hindi na ako ang nagpapasaya sa'yo, o hindi na ako ang iyong mundo, o hindi na ako
Hindi na ako ang sinasabihan mong mahal kita at kumain ka na ba o hindi na ako. Hindi na ako ang hawak ng mga kamay mo. Hi crush, pag ikaw naging regalo ko sa Pasko, doon kita mabuksan sa kwarto. May kinakaya mo ba ako? Kinakaya? Hindi kita kinakaya. Bakit mo ako iniiwasan? I just need time and space to figure things out. Naguguluhan ako at hindi nakakatulong tuwing nakikita kita. Ano? Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, tuwing nakikita kita, naaalala ko yung mga bagay-bagay na pilit kong kinakalimutan. Okay, pagiging duwag ko, yung pangangaliwa ko kay Anne, at ang pagkamatay ng isang tao. So I make you feel less? Hindi mo kasalanan, okay? Kasalanan ko. Kasalanan ko I cheated on Anne. Kasalanan ko that I use you instead of fixing my problems. I'm sorry. So ginamit mo lang ako? Yun. Jasper. Oh. Iniimbitahan ka namin sa barangay. Ano, bakit? Dahil nakatambay ako dito, tapos ano, kakasuhan niyo ako, tapos ikukulong ako. Ayoko nga, ayoko. Hindi ka namin ikukulong. Eh, ba't sabi mo iniimbitahan niyo ako sa barangay? Birthday ni Cap! Gusto niya nandun ka! Halika, doktor! Dali na! Ako ay pinagpalit, pero di yun masakit. Di talaga! Kala mo masakit? Ha! 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 Ha 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 ha